Pareho nang nakapag-file ng kanika nilang Certificate of Candidacy sina Santo Tomas Pampanga incumbent Mayor Gloria Ronquillo at former Mayor Jan Sambo. Nitong October 4, saktong kabubukas ng COMELEC office ay naghain na ng kandidatura si Mayor Ronquillo. Kabilang daw sa kanyang continuity plans ay ang mas pinaigting na COVID-19 recovery programs para sa bayan. Nagsisika ko ng mga vaccine sa mga national agencies para madagdagan yung binibigay sa amin ng province. And then talagang araw-araw talagang lumalabas ako para nakikita ako ng tao at nabubus yung moral nila. Maging ang infrastructure programs tulad ng kalsada, asahan na rin umanong mas magiging maayos sa mga susunod na taon. Ilang years lang magkakaroon na tayo ng exit sa Santo Tomas. From NLEX going to Santo Tomas, palabas ng Guagua, going to Lubao. Kasama rin niyang naghain ng COC si Vice Mayoral Candidate Jong Nagit at walong Municipal Councilor Aspirants. Bilang sa mga sangguniang bayan candidate ay si incumbent Councilor Ann Garcia na ang plataforma ay para raw sa edukasyon at infrastruktura. Halos po sa mga teachers po natin na bakunahan na po sila. Pag may okasyon po na kailangan po kami, nakantabay naman po kami sa lahat ng pangangailangan nila. Samantala nitong October 2 ay naghain na rin ang kanyang COC si dating Santo Tomas Mayor Jan Sambo. Hangad ni Sambo na mag-comeback bilang alkalde ng bayan. Isa sa mga unang pangako ng dating alkalde ay ang pagpapaaral ng 7 natatanging estudyante ng kursong medisina. Mag-aral medisina na ating kakayahan, kaburian kayang kayang puso, papag-aral ko po, sarili kong bulsa. Hangad daw ni Sambo na magkaroon ng sapat na doktor sa bayan lalo na't sa oras ng health crisis. Metong mupo, impakisabi ko, kayari ng doktor, mamyel ang libreng serbisyo, kaya kayong kabalin ko. Kasamang nag-file ng COC ni Sambo ay ang kanyang makatatambal na si incumbent Vice Mayor Matias Pineda at sangguniang bayan lineup. Sa kasalukuyan, si Ronquillo at Sambo pa lang ang opisyal na mayoral candidates ng Santo Tomas na may higit 28,000 registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News.